up mga sa Tom TV is in the house again. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking unang sweldo. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Let's go! So ayun nga mga sadik, at hindi na natin patatagalin pa at sasabihin ko na sa inyo kagad kung magkano nga ba ang sweldo ko, yung unang sweldo ko, kasi alam ko naman yun ang hinihintay nyo. Pero sana bago yon mga sadik, pag nasabi ko na yon ay pakinggan nyo rin yung ibang ilang tips ko, yung ilang tip ko para at least kahit papano is tumaas yung revenue natin bilang isang bagong YouTuber. So yung sweldo ko, yung unang sweldo ko mga sadik ay 1,000, baka maghanap kayo. Yung unang sweldo ko mga sadik is $104. So yun ang unang-unang sweldo natin na trinabaho ko ng 10 buwan kasama yung unang videos ko, paghahantay ko ng ma-review ni Google Ads, tapos paghihintay ng pin natin hanggang sa yon. Hanggang sa ito, nagkantay ng ads, at ito, after 10 months, nagbunga na yung paghihirap natin. $104, malaki-laki na rin yun mga sadik, kasi nga kahit papaano at least makakatulong tayo, may extra income tayo natanggap. So yun nga, ito yung tip kong bibigay sa inyo. At nagtataka rin yung iba siguro kung bakit pag bagong YouTuber, napakababa ng revenue, bakit ganun, bakit ganyan. So sasagutin natin yan, bakit bumaba yung mga revenue sa based on my experience mga sadik. So bakit nga ba? Number one, na-aprobahan ako January ako na-aprobahan ni ads. So nagkaroon ng ads yung mga videos ko nung January, pero that time nasa Pilipinas ako at hindi ko naasikaso yon, at never ko talagang naasikaso yung ads na yon. Hindi ko nalagay yung mga ibang videos ko, kumbaga yung binigay ni ads na yung binigay ni Google Ad, yung binigay na ads ni Google is as is dun sa mga videos ko. January, February, March nasa Pilipinas ako, hanggang April 10, January, wala, isang videos lang in-upload ko, hindi ko pa naasikaso, hindi ko pa naayos yung ads. February, ganun din, and March, ganun din. So, naayos ko lang yung ads ko nitong April, pagbalik ko rito. So, number 2, bakit mababa ulit yung sahod ng mga bagong YouTuber? Number 2, hindi naasikaso yung ads. Hindi naasikaso yung ads. Paano hindi naasikaso? May mga videos kasi tayo na mga hahaba, kung natatandaan nyo, pag 10 minutes pataas, pwede tayong maglagay ng mga mid ads sa videos natin. So, pwede nyo nilagyan ng 7 or 6 na ads yung mga videos nyo. Yung sa akin po, ay hindi ko po talaga nalagyan. So, naalala ko pa yung nagkita kami ng Team Poyater, sabi ni Chris na, Chris Gaylan na, lagyan ko daw ng mga ads yung videos ko kasi sayang daw, may mga nanonood. Pero hindi ko talaga siya naasikaso. Yun, yung dalawa lang yun. Importante yun, yung dapat mag-upload ka, kasi pag hindi ka nag-upload ka gaya ko January, February, March, tatlong beses lang nag-upload o isang beses lang isang buwan, wala, nga ka talaga, nga. Number 2, kailangan yung ads mo, ayusin mo kagad. Pag nag-upload, ayusin mo kagad. Or pag dumating yung, pag na-aprobahan kayo ni AdSense, yung mga patalastas nyo, medyo lagyan nyo ng ano, yung mahabang videos nyo, lagyan nyo kahit mga 5 or 6 para mas maganda. So ayun, after nun, pagdating ko ng April dito, April 10 kung natatandaan ko, is yun, inayos ko yung mga ads ko, yung videos ko, kahit pa nag-upload ako, siguro mga nakadalawang upload ako ng April. At pagdating ng May, ganun din, upload yun. Yung pagdating ng May, medyo, ano na ako, once a week or siguro sa isang buwan, naka-anim yata ako na-upload. Kaya medyo tumaas yung revenue natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga revenue natin mula January hanggang April para makita nyo yung difference. So ayun, papakita ko rin sa inyo ito. So ito na nga mga sadik, ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung mga revenue ko simula nung January hanggang ano, hanggang April. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina is simula nung nagbakasyon tayo, January to March, tatlong beses lang tayo nag-upload. So wag nating asahan na magkakaroon tayo ng magandang income. So ayan mga sadik, kung napapansin nyo, napakababa nung January natin, $5.45 lang yung nakuha natin kasi nag-start lang tayo magkaroon ng ads nung January 24. Pagdating ng February, tignan nyo, yan tumaas. Kasi nag-upload nga tayo nung January nung isa, yung di ko alam kung yung swimming yata yon or yung Bicol. Medyo tumaas kasi nga may mga nanood na yan, kasi may ads na tayo nun eh. Ayan, bumaba ulit kasi hindi pa rin natin nasikaso yung channel natin. Nag-upload lang tayo ng isa, so wala naman din mga pinapanood yun.
After ng March, April tayo. Yan, medyo tumaas. Kasi nga, nandito na tayo sa Saudi noon. Nag-start na rin ako mag-upload niyan. At ayun, inayos ko na yung mga ads natin. At dinagdagan ko yung mga ibang videos na mahaba. Dinagdagan ko ng mga ilan-ilan na mga ads sa gitna. Siguro mga lima. So, after niyan, pagdating ng May, yon tumaas ulit siya. Mas tumaas pala siya. Kasi nga, gagaya nga sinabi ko sa inyo, napaka-importante na continue uploading. Nag-upload na tayo ng April pagdating dito. Siguro mga nagdalawang upload tayo ng April. Pagdating ng May, nag-upload ulit tayo. Siguro, mga nakailang upload ako, mga dalawa, ay mga apat yata. I think, hindi ko sigurado, hindi ako sure ha. Pero at least nagkaroon tayo ng nag-update tayo ng channel natin, nag-upload, nag-ayos tayo ng ads. So ayan, medyo tumaas na. So, 'di ba? Kaya napaka-importante mga sadik na ayusin natin yung ads natin at mag-upload tayo kung maaari is thrice a week or kung gusto niyo daily mas mainam. So ayun mga sadik, nakita niyo na yung January, February, March ko, napakababa talaga. April medyo tumaas, pagdating ng May, yun, umokay, 'di ba? Medyo tumaas ng konti talaga. Kaya lagi kong tip sa inyo mga guys is asikasuhin nyo kaagad. Once na ma-monetize kayo, aralin nyo kung paano maglagay ng ads sa mga mahabang videos. Basta 10 minutes pataas na videos, pwede kayo maglagay ng mga ads na marami, kahit mga 6 or yan, 5 or 6. So nagtaka rin ako 10 months na nagkaroon na ako ng sweldo kaagad. Napakasarap kasi at least kahit papano yung pinaghirapan mo, nakikita mo na at least kahit papano may extra income tayo mga small YouTuber. Kaya lahat ng mga bagong YouTuber dyan, tandaan nyo, magsipag lang kayo. Kung ano yung pangarap nyo, sikapin nyo ito pa rin kasi walang imposible basta gusto mo. Walang imposible. Lahat ng negative, set aside. Lahat ng positive, kuhain nyo. At tandaan nyo, lahat yan, lahat ng paghihirap nyo, magkakaroon ng bunga. So ayun nga, at bago natin tapusin to, nagpapasalamat pala ako sa lahat ng aking mga yun, sadik. Nasa 10,000 plus na tayo, 10,011 or more, 10,011 na tayo. So napakadami natin mga sadik, at sana nabigyan ko kayo ng nabigyan ko kayo ng kaunting idea bilang isang bagong YouTuber. At nagpapasalamat din ako sa Filipino vloggers diyan sa Kuwait, at shout out din kay Choi na taga Damang, at shout out sa lahat ng Team Puyaters. At kung hindi ko pa kayo mga sadik, huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Yun, maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng mga sadik ko na 10,000 plus, sa lahat ng mga ka-teammates ko sa Pilipinas at dito sa ibang bansa, sa Riyadh, vloggers, shoutout sa inyo lahat, sa Kuwait, sa Damam, sa Jeddah, maraming salamat sa inyo. Ayun, sana magkita-kita pa tayo sa next vlog ko at huwag kayo mawawala. At sa lahat ng gusto magpa-shoutout, mga sadik, comment down below lang kayo at isa-shoutout natin yan sa susunod na vlogs natin. At sa lahat nagpapa-shoutout ngayon, nandito yan, tapusin nyo lang videos. At maraming salamat sa lahat. 10,000 subscriber ko, 10,000 mga sadik. Thank you very much. At hanggang dito lang, sana may matutunan kayo sa akin kahit kaunti sa lahat ng mga small YouTuber dyan. Thank you and God bless. Peace! Damn. Yeah. Yeah.